Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 251 ng APGS Batang Quiapo. Sabi nga nito ni Mayor Celso, Ma'am Olga, mas maigi po sana kung nasa labas po si Bubbles. Mas ligtas po siya doon, sabi naman ni Olga. Naintindihan kita, Celso. Pero dito lang kasi talaga mananatiling ligtas ang anak ko. Alam mo naman, di ba, na masyado pang mainit sa labas. At kapag nakuha ko na ng tuluyan ang mga pera at kayamanan ng Montenegro, doon ko na mababawi ang anak ko. Malapit na ako magtagumpay, kaya kaunting tiis na lamang. Dahil malapit ko na rin silang mapabagsak. Kaya maraming salamat at inaalagaan mo ang anak ko. Ngayon umalis na nga si Celso. Napapaisip siya, sabi niya sa isipan niya. Gagawa ko ng paraan para mailabas dito si Bubbles. Talagang ito ang gusto ko para sa kanya. Ang maging malaya siya sa labas. Ngayon sinalubong siya ng mga ano niya, ka-amigo niya. Sabi ng mga kaibigan niya, Mayor, sino ba yung ano mo, bisita mo? Himalayata, nagkaroon ka ng bisita. Sabi ni Mayor, abogado lang yun na gustong tumulong sa mga kagaya ko. Gusto ko nga sanang mag-apply para sa parole. Nako, Mayor, paano naman si Bubbles kung sakaling makakalabas ka rito, may iwan siya rito? Hindi ako papayag. Kailangan makasama ko si Bubbles. Samantala si Balatukan, hindi nakaligtas kay Olga, nahuli siya. Balatukan, Ma'am Olga, kayo ho pala. Anong dahilan ba't ho kayo naparito? Pwede ba, Balatukan? Huwag ka nang magkunwari pa. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Dahil hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag ko. Para bang nagkakalimutan tayo, sabi ni Balatukan. Madam, hindi naman ho sa ganun. Kasi ho, masyado pa ho kasi mainit dito sa itaas. Inaayos pa ho namin itong selda, itong kalakaran. Pagkatapos po nito, babalikan ko naman po talaga kayo. Nasaan si Tanggol? Wala ho si Tanggol, hindi ho namin pwedeng ipakita sa inyo. Ngayon, dumating si Chief Espinas. Ano nangyayari dito? Balatukan, sino siya? Chief, siya po yung kliyente natin. Yung nagbabayad po sa atin. Siya po yung sinasabi ko sa inyo. Ano sa atin? Ikaw pala si Olga. Magandang araw po, Chief. Wala naman po. Ang sa akin lang naman po, gusto ko lang naman makita si Tanggol, sabi ni Chief Espinas. Pasensya ka na, pero hindi po pwede. Hindi namin siya pwedeng ipakita sa iyo, pero huwag ka mag-alala. Nandito naman si Tanggol, sabi ni Olga. Alam niyo ba na alam ko mga kalakaran at pinagagawa niyo rito sa correctional, sabi ni Chief Espinas. Pwede ba, huwag mo na akong paliguy-liguyin pa. Ano ba ibig mo sabihin? Kasi nga sabi nga ni Olga, di ba, huwag na kayo magpaliguy-liguy pa. Alam ko ang ginagawa niyo rito. Umentra na si Makasanto, sabi niya, madam, ligtas naman ho talaga rito si Tanggol. Saka ho mga inmates dito, inaalagaan namin maigi. Kapag nakagawa lang po ng kasalanan, pinaparusahan ho namin, sabi ni Olga. Talaga ba? Sabi naman ni Chief Espinas. Kagagali lang kasi ni Tanggol sa Bartolina. Dinisiplina namin kasi nakagawa ng kasalanan. Sabi naman ni Olga, ba't hindi nyo sabihin totoo? Wala ba rito si Tanggol? Nasa labas ba siya? Eto, para sabihin ko sa inyo, pwedeng-pwede ko kayong isuplong para matanggal kayo sa pwesto ninyo, sabi ni Chief Espinas. Pwede ba umukong takutin? Hindi kita tinatakot, sabi ni Olga, dahil ginagawa ko ang lahat ng mga sinasabi ko, sabi naman ni Balatukan. Madam Olga, maayos naman po talaga pamalakad namin dito. At nakasisiguro ho kami na ligtas ho si Tanggol, kaya wag ho kayong mag-alala. Kapag naging maayos na po lahat, ako na po mismo ang tatawag sa inyo. Siguraduhin nyo lang, sabi ni Olga. Umalis na siya. Ngayon sabi ni Makasantos, aba, Chief Espinas, grabe yun na. Grabe yung mga sagutan nyo, ang angas nun ah. Inatakot tayo, sabi ni Chief Espinas. Hindi pa pinapanganak ang taong nagpapanginig ng tuhod ko. Kasi nga sabi nga niya kay Olga, para sabihin ko sa iyo, Olga, araw-araw, pagkagising pa lang namin sa umaga, ilang halang nakaluluwa na ang nakakaharap namin, kaya huwag mo kong tinatakot, sabi ni Chief Espinas. Ngayon sabi naman ito ni Olga, kapag nalaman ko mga pinaggagawa ninyo,
at hindi ko nakipagtulungan sa akin para isurrender niyo sa akin si Tanggol, at kapag hindi ko siya napatay, isiguraduhin kong ulo ninyo ang gugulong sa lupa. Grabe yung mga salata ni Olga, no? Nanggigigil. Samantala, natuntun na nga nila tong bodega sina Don Julio. Sabi ni Ramon, Papa, masyadong maliit tong bodegang to ah. Oo, kung hindi mo sana naasikaso na maaga, hindi sana itong mangyayari. Papa, pinapangako ko na manunumbalik sa dati yung mga nawala. Palalakiin ko pa ito, ipapa-expand ko pa itong bodegang to. Tama lang. Ngayon, eto na. Sabi ni Don Julio, Tanggol, kinakailangan mo nang simulan ang negosyong to. Lalo na unang araw mo ngayon sa trabaho. Ngunit huwag kang mag-alala, may makakasama ka. Siya walang iba kundi si Gulep. Maasahan siya. Dati na siya nagtrabaho sa atin, dati na siyang kuhan natin. Doon nga lang umalis siya at nagpaalam sa akin dahil meron siyang importanteng asikasuhin. At ngayon nagbabalik na siya, kaya tinanggap ko siya. Sabi naman ni Ramon, siya ba yung anak ni Conrad? Oo Ramon, tama ka. Ayos, wala akong problema sa kanya, maasahan siya. Nakipag kami simulit kay Tanggol, aka David. Ngayon si David, para bang napipilitan kasi sabi ng lolo niya, Tanggol, handa ka na ba? Napapailing tuloy sa kanya papa niya, si Ramon. Sabi ni David o ni Tanggol, Opo, lo, handa ho ako. Very good, sabi ni Don Julio. O paano, Bullet, ikaw na bahala kay Tanggol ha. Opo, ngayon sabi naman ni David, Alo, labas po muna ako, may kukunin lang ako sa kotse. Pa, sige. Ngayon nanginginig na itong si David. Hindi malaman ko anong gagawin, sumasakit ang ulo niya sa mga konsumisyon. Sumunod sa kanya si Bullet, sabi niya, ano ba? Ba't ka ba nakasunod sa akin? Sir, tungkulin ko po ang bantayan kayo. Alam mo, eto ha, makikinig ka sa akin, kinuweluan si Bullet. Susunod ka lang sa akin kapag may utos ko. Ngayon kapag wala akong pinag-uutos, wag na wag kang lalapit. Pati ba naman sa pag-CR ko, sasama mo pa rin ako. O ngayon, bumalik ka na dun kay Lolo. Lumayos ka, sabi niya. Attitude problem na naman ng umiiral kay David. Nagtago siya rito sa isang storage room. Nakusa may mga parcel. O ano naman yon, David, ano naman problema? Dapat kasi nandito kay. Alam mo ba, pinipilit ako ni Lolo na sumama sa shipment. Kasama yung mga shabu. Alam mo, hindi ko naman talaga gusto to Hindi ako maalam dito sa negosyong shabu. Di ba sana kung pera to? Kaya ko itong panghawakan. Sabi naman ni Olga, alam mo, kailangan mong alamin kung ilan ang order ng mga kliyente, kung ilan ang tamang kilo, at kung tama ba ang mga chemist. Alam mo, David, dapat hindi mo na tinatanong o tinatawag sa akin ng mga basic na bagay na yan. Madali lang yan. Ano ba kasi talaga alam ko dito, ha? Alam mo, kailangan mong sumama at patunayan sa kanila na kaya mong gawin. Kailangan mong sumama sa delivery. O ito ha, tuturuan kita. Kailangan makinig ka. Alam ko na hocus-pocus ng mga Montenegro. Ilalagay nila ang shabu sa loob ng kahon at tatakpan nila ito. Lalagyan nila sa ibabaw ng mga anumang mga materialis na bagay para hindi nga naman halata at hindi ka panipaniwala ang shabu nasa ilalim nun. Pero iibahin natin ang gagawin. Meron tayong ilalagay sa ibabaw na talagang ikabibilib nila. Yun ang sundin mo. Samantala sabi naman ni Makasanto sa kani Balatukan, sayang naman po yung pera, Jeep, kung ibabalik natin kay Ma'am Olga. Saka nakinabang din naman tayo sa kanya eh. Saka kung ibabalik natin ang pera, baka ilaglag tayo noon. E di ba nakinabang tayo sa kanya noon nung unang araw dito ni Tanggol na pinahirapan natin siya. Sabi naman ni Chip Espinas, alam mo, yung babae yun hindi makakatulong sa atin. Kaya ibalik nyo na yung pera niya. Hindi naman natin siya kailangan eh. Basang mahalaga sa akin si Tanggol. Mas may pakinabang si Tanggol kaysa sa kanya. Mapapakinabangan ko siya ng gusto. Kaya ibalik nyo na yung pera niya. Sa kanya yun. Ngayon, eto na. Yung mga Marisol na kaibigan ni Bong, sabi niya, Bong, ano ba? Hindi na makapaghintay yung mga kaibigan natin. Mga ibang kakosa kung kailan tayo makakaalis. Sabi ni Bong, pakisabi sa kanila na maghintay lang. Kailangan tsechempo tayo para maging maganda ang pasok. Sabi ng mga kaibigan niya, Bong, lagariin na ba natin yung
grills doon sa may dulo, sa may bandang CR, sabi ni Bong. Sige, asikasuhin nyo na. Ngayon ito namang si Enteng, nagtanong kay Bubbles, sabi niya, Bubbles, nagiselos ka ba? Sabi ni Bubbles, hindi no, ba't naman ako magiselos? Para saan naman? Eh kasi, baka kasi nagiselos ka kay Mukang. Dahil kasama nyo nga siya ni Tanggol, di ba? Hindi no? Eh ba't ka nga pala nagdadabog? Napansin ko nagdadabog kay. Okay sige, sabihin ko na. Paano kasi nanggaling dito sinabong kanina? Binastos ako, pinaghalikan ako. Sabi ni Enteng, aba, walang niya talaga yan si Punga, wala na talaga sinisinto. Pati ba man ang lolo mo, binugbog pa, nakikinig si Tanggol. Sabi ni Dolpo, saka ni Thanos, ano? Bubbles, sabihan mo lang kami. Sumang-ayon din si Bulldog. Sige lang, Bubbles, sabihan mo lang kami. Susugod kami dyan kay Nabong, peresbakan ka namin. Ngayon, bigla nang tumayong si Tanggol at hindi na nga nila napansin na wala na ito sa lamesa. Sabi naman ni Bubbles, wag na. Ngayon, hindi nila alam na hinahunting na ni Tanggol itong si Bong. Ayan na. Nagsisimula na mag-init ang ulo niya. Tinotopak na itong ating bida. Ngayon, nagkukwentuhan itong mga kaibigan ni Bong. Kumbaga, lumayo siya dito eh. Pumunta siya sa kabilang, ano eh, grupo, di ba? Hindi niya na teritoryo yan eh. Nakita siya na Elsa. Tanggol, kamusta ka? Buti na parito ka. Nilagpasan sila. So, meron talagang ano, masamang simoy ng hangin ang nagbabadya. Meron masamang mangyayari. Nagkatitigan sila dito, samahan ng titing ni Tanggol. Pinalibutan na siya. Ngayon, nung matapos na magtitigan ng masama, lumingon siya sa kanyang kanan at nakita niya si Bong na naglalaro ng baraha. Ngayon sabi ni Elsa, naku, panigurado, gulo to. Talagang susugurin ni Tanggol si Bong. Naku, alam na. Ngayon eto, walang kaalam-alam si Bong na nasa likod niya na si Tanggol. Kinuha yung kanyang ulo, yung buk sa likod. Binalibag yung mukha sa may lamesa. Kaya nangyari, nagtalsikan yung mga baraha. Nagulat sila lahat, nagtayuan. Bugbog sarado rin yung mga kaibigan ni Bong, walang binatbak. Yan, bugbog sarado yan, pinabugbog niya yan. Ngayon, tinawag ng isang kakosa, sabi niya, Mayor, meron naman bugbogan na nagaganap. Saan banda? Tanggol ho, dumayo po doon kinabong. Kaya na, siyoso na, kaguluhan na. Narinig na ni na Enteng, sabi niya, ano yun? Anong kaguluhan yun? Anong ingay yun? Narinig na rin ni Bubbles. Gulo na, dumayo si Tanggol sa mismong preso nila eh. Ayan o. Sa mismong kwarto nila, mismong selda. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Bukas abangan natin ang episode 252, araw ng Webes. Nakahanap na rin sa wakas ng katapat itong si Bong. At naipaghiganti na rin ni Tanggol, sina Bubbles, saka si Mayor Celso. Ang gandang labanan nito mga kapamilya, kaya wag na wag natin itong palalagpasin ngayong araw ng Webes sa FPGs Batang Quiapo. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaaring makahingi ako siya ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPGs Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat mga kapamilya and God bless us all.